paano gamitin itong pipe cutter na to. Dati kasi ang ginagawa pag nagpuputol kami ng tubo, ilalagari pa. So matagal na proseso, kung ilang minuto man ang kakainin niya pag lalagari mo lang ganun. Ngayon ganito na lang, oh. Itong ano na to, itong pipe cutter na to, naka-design para sa mga plastic, sa mga PVC pipe, ganyan. So kung saan to nabibili, tingnan nyo na lang yung link mamaya sa baba. So ganito lang pag-operate nito. Mag-ingat kayo pag gagamit pala kayo nito dahil napakatalim yan. Pagka upa niya ng ganyan, kung saan yung part na puputulin ninyo, yan nga lang, hindi sa kainin niya, ganyan. Ayan o, simpulan niya natin. Ganun nga lang, parang nagpuputol ngayon. Hindi nakagaya lang siya na pinagamit na marami ng lagari na pagkatagal-tagal, lagari mo ng... ilang beses mong pinuputol lang nila ganyan-ganyan, tapos ang pangit pa ng ano, ang pangit pa ng resulta. Ngayon sa pamamagitan nito, ganyan na kanilis. Ngayon naman ay pagpakita natin kung paano ang application nitong tinatawag na T connector. Ito may mga components siya sa loob. Bagaman hindi siya magkakapare itong design na to, parang kaiba ng konti, pero similar pa rin. Yung component niya buo pa rin. Yung stopper niya, goma yan. Tapos yung pantulak niya at saka yung taga-headpit niya, yun. Tatlo na yan. So ang paglalagay, pag present itong tatlo na to, ang paglalagay dun sa pag-sasalpakan, unahin mo na yung pinakatagip. Susunod yung panghigpit, yung taga-higpit niya. Habang itinutulak kasi yan, habang inihigpitan nito banglol, lalo din may higpit pa yan. Pasobran muna ng konti, tapos susunod yung taga-tulak. Tsaka yung stopper. Pagkalagay ng stopper, ang unang sesense ay paabutin. Itong natitirang space na ito, paabutin ko hanggang saan siya. So, mararamdaman nyo naman pag sinalpak nyo na ganyan. Ganyan. Naramdaman nyo na parang dumating na yung pinakadulo niya, kumbaga. Dulo na niya yun, ibig sabihin. Pwede nyo natulak yun. Tapos, puwata nyo na. Ito, habang humihigpit yan, lalong sumisikip yan, tapos habang tinutulak naman yung silan, yung stopper. Kaya walang kawalan tagad. Na kailangan dyan ng solvent cement. Naka-design itong device na ito para din sa mga PPE. Yan. Super higpit na yan. Kahit nahilayan ng 10 ano na eh. 10 buruha yan. Hindi na yan matatanggal. 10 buruha. 10 buruha pa. Ganun din ang karamila. Kung paano yung proseso ng ginawa natin, same. Present yung tatlo. Unahin yung takip, lagay, pangalawa yung tagahigpit, pangatlo yung tagatulak ng silan, at yung bro. Tatandaan nyo nga pala ito, take note, ipapapansin ko lang saglit. Itong tagahigpit niya, makikita nyo parang mas maliit yung pagkabilog nito kumpara dito, para mas maluwag. So ang dapat nasa ilalim yung mas maliit, kasi habang umaabante ito, kumbaga habang umaabante ng ganyan, lalo niyang pinapasikip yun, lalong humihigpit naman lalo na yan. Yung tagas malabon magkaroon pa. Tapos yung tagatulak, tapos yung silan, yung stopper. Pag sinalpak natin yun, mararamdaman nyo naman kung dumating na yung dulo eh. Narating na. Gaya nyan na, mukhang narating na. No, ayaw na talaga. Higip nyo na lang. Tapos, salpak nyo yun. Pag inipin nyo to, pag na. So, dito sa ipinakita natin, pinagdugtong natin, naglagay tayo ng T-connector dito sa dalawang PPE. Bakit natin binabanggit? Ang susunod
natin nilalagay. Gagamit tayo ng PVC papunta rito, papunta nun sa loob. Mapapansin nyo, PVC kasi hindi po pwede yung solvent dito sa PE, diba? Ay PE na section, kumbaga, hindi siya didikit. So, kinakailangan talaga ng ganito. Naka-design ito para dito na gamit. At the same time, kung gusto mong pagdugtungin ang PE, papunta ang PVC, ganito talaga ang gagamitin. Lagyan na natin to para mamaya putulin na natin yung ano. Lagyan tayo mamaya magputo. Takip pa rin. Takip. Tagutulak. O tagihigpit. Tapos yung tagutulak. Ilan. Ay yung stopper. Para totally walang talas. Tapos kinalpak doon, makikita nyo naman na yun, no? Parang may limit siya eh pag kinalpak mo ng ganun yung tubo. Ayan, okay. Narating na nyo yung dulo nyo, kahit na anong tulak pa gawin mo dyan, hindi mo naman itutulak kasi dumikit na siya dun sa level talaga nung ano. Kaya gawin mo, tulak na lang yung stopper nakaganyan, nakalalay, tapos ito na lang talaga magpipinali. Mapapansin nyo, hindi tayo gumagamit ng solvent dito dahil PE to PVC tayo. Ayan na, maipit na yan. Ano yan? Parehas na lang. Ngayon naman, pakita ko sa inyo kung paano yung mas secure na para ng paglalagay ng solvent kahit paano. Parang lagay na silipid. Suka tayo ng isang haba nitong ano, hindi 4. Maglagay tayo ang atawin. Konti. Pero mamaya mapuputo. Mababawasan din natin yan. Puputo lang tayo ng 30 cm dito. At yun yung palalabasin natin dito sa loob. Palalabasin sa loob. Bagong salita yun. Palalabasin sa loob. Palilitawin sa loob. Dudugtungan natin ngayon ng mga pura ay inebel ay itagagay nababat din ni Bangir. Mga tagilibin na nila ata kita dibagdag na bro. Kuwin muli nga itong pebas si bro ata. Atay? Kuwin ata ata. Sa bubugay mo ito dagpoy si Kino? Kuwin sa bali. Okay, so application naman natin ngayon ng solvent o yung tinatawag na PVC cement. Una, yung ating muna ng fitting, ready natin. Lagyan natin yung loob. Siguro din lang na walang alikabok. Tapos, lagyan ng sakwa. Habang standby mo dyan, lagyan din natin ito. Tapos huwag ka nalagyan na ang paglalagay dito sa ano, ang paglalagay dito sa isang unit o isang device na nalagyan na huwag ka insert ang inyan, iikot ng konti. Tapos pag sumagad na, panatili lang nakaganyan muna ng mga ilang segundo bago totally bitawan kasi bumabalik kuminsan eh. Siguro, bilang siguro ng 10, mga ganyan.
segundo, ganun. Pwede na yun. Ayan. Bago natin, palpaka yung isa. So, tuloy, lagyan natin itong loob nito. Mamaya, demo naman natin kung paano yung ilagay yung mga bakal. Paano natin dudugtong ang bakal sa pamamagitan ng PVC. PVC to bakal, parang ganun. Kalagay, iipot ng konti. Tapos, hayaan mo na nakadiin ng mga ilang gawag ko at kalimutawan pa rin po. Ang nangyayari kasi dito sa proseso na to, parang niluluto niya bahagya yung PVC. Parehas na lahat ng lalagyan, kumbaga, luwarang lulusuin niya. Bahagyang lulusawin niya ng konti. Yan sa tumigas. Pag tumigas niya, hindi na yung makikino. Saglit lang naman. Yan, parang ganyan lang. Mami, patuloy na lang. Bye.